So ngayon guys, i-test natin silang dalawa kung sino yung pinakamabilis na mag-copy ng mga files. Disclaimer, hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Ang aking mga ginawang video ay base lamang sa aking karanasan at personal na nalalaman. Hello guys, welcome back to my channel. For today's video is about unboxing and review on 4TB external SSD. So, open natin siya. So, portable. Ito guys, external SSD. So, meron siyang Type-C connector guys. Type-C USB connector. Ayan siya. Type-C USB connector. So, ito isa guys, yung ating external drive. Yung type niya is SSD. Solid state drive. Tapos yung type niya is M.2. Na SSD kasi meron naman siyang type na SATA. Meron ding SSD na SATA, ito is M.2. So ito guys is ang capacity niya is 4TB. So ito yung kasama niya sa box lahat guys. Meron na siyang kasama ng mga USB port adapter. So ngayon guys, i-test natin siya yung kung gaano siya kabilis mag-copy ng mga files. So, since meron din naman akong dito guys. So, ngayon guys, meron akong dalawang hawak na external drive. Ito, SSD, solid state drive. Ito yung bago natin na nabili sa Shopee, worth 751. At ito guys, yung HDD, hard disk drive. External din siya. So, ngayon guys, i-test natin silang dalawa kung sino yung pinakamabilis na mag-copy ng mga files. So, ngayon guys, i-plug in natin yung ating SSD. So first natin i-test is SSD. So plug in natin siya dito. So dito makita natin sa ating desktop na meron tayong naka-attach na SSD 4TB. So ngayon i-test natin siya. Lagyan natin lang siya ng files. Lagyan natin siya ng file. Lagyan natin siya ng files. So, ngayon test natin itong mga movie. Try natin to. 1 2 3 4 5. So, 5 movies so guys. Magkano tong capacity nito lahat? So, 8 gig siya lahat. 8 gig yung 8 gig yung size ng ating file na i-transfer dito sa ating SSD. Mamaya guys, disim din yung file size, disim yung file size na ika-copy, ita-transfer natin doon sa ating HDD, yung hard disk drive. So unahin natin yung solid state drive. Copy then paste. So yun guys, so yung estimated time transfer ng files niya is kanina is 15 minutes. So tingnan natin kung hanggang kailan siya matatapos. Yung maximum na transfer speed niya is 79.7 Mbps. So yun, tapos na siyang mag-transfer ng video files. So next yung i-test natin guys is ito naman yung
HDD yung ating hard disk drive. The same port pa rin guys yung lagyan natin. The same USB port pa rin. So ito guys yung ating hard disk drive. Nakatatlong partition siya. Ito yung documents, yung E, F at saka H. So dito natin siya i-copy sa ating mga collection ng mga movies. So saan ba yun? So ito guys, sa drive H natin siya i-transfer. So the same file size pa rin yung i-transfer natin. The same file pa rin, 8GB properties. 8.14GB, so copy natin, then paste natin sa ito. Ito. So yun guys, nakikita natin na mas mabilis pa rin yung transfer ng its hard disk drive. Yung speed niya is, maximum speed niya is 29 Mbps. Tapos yung time transfer rate niya is 5 minutes compared doon sa SSD na ito guys, compare ito guys sa SSD na 17 Mbps lang yung maximum transfer speed niya. Tapos 15 minutes yung estimated time niya ng pag-transfer ng files. So yun guys, ulitin ko yung pag-transfer ng files guys, gamit yung ibang wire guys, kasi yung wire na nakasama dun sa box, hindi ako satisfied sa performance ng ano, ng SSD natin. Ang alam ko guys, mas mabilis yung SSD mag-copy kay dun sa HDD. So try natin, baka yung wires yung problema. The same file size pa rin, 8GB yung i-transfer natin dito sa SSD. Grabe, ang hina talaga niya. 22 minutes. So, close lang natin. Ganun pa rin. Mahina pa rin. So, yun guys. Sinubukan natin itanong kay Google na magkano yung data transfer between SSD and HDD. So, dito guys, nakita natin na yung HDD, yung read and write speed niya is 80 to 160 Mbps. So, yung solid state drive, yung read and write speed niya is between 200 Mbps and 550 Mbps. Ngunit sa ginawa nating test, hindi natin maramdaman yung ganung speed kasi naka-external drive tayo. So, yan yung kaibahan dun kasi itong transfer rate na ipinapakita kay Google is ang speed na to ay based on built-in siya sa motherboard ng computer. So naka-touch siya directly dun sa motherboard. Pero yung ginamit, yung testing natin is naka-external drive sila. Naka-external drive yung SSD natin, tapos yung HDD natin naka-external drive din. So hindi natin talaga makuha yung read and write speed na sinabi kay Google. Pero okay naman siya guys, meron naman siyang capacity na 4TB, ito is 1TB, 2TB lang siya. O nga, 2TB lang ito yung external drive ko, pero ito yung SSD na nabili natin sa online is 4TB. Kaya nga siguro low price lang ito yung SSD na nabili natin dahil sa transfer rate niya, yung quality ng transfer rate niya is mababa lang. So, pero okay lang naman kasi as long as meron tayong 4TB na storage,
So malaking tulong na yan guys para makapag-save natin yung mga files. So hanggang dito na lang tayo guys sa ating unboxing and review. So this is your Kuya Marbs once again. Thank you for watching and God bless.